thank you, Pinako. Alam ko po na mga pagod po yung ating po mga pisikal, lalo po yung mga kapatid natin at trabaho po na po. Salamat po sa ating pagsisikap at pagpipilit para po sa ating mga kaluluwa. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Sa aklat po ng Luke sa chapter 16, verse 16, na sabi doon, ang Ebanghelyo ay pinapangaral ang kaharian ng Diyos. At ang bawat tao na papasok doon ay ang mga taong nagpipilit. Ang mga tao po, kapsat na makakapasok sa kaharian ng Diyos, ito po yung mga taong nagpipilit. Ano po yung salitang nagpipilit? Kahit po mayroong hadlang, ay sinisikap po nila na magtuloy. At salamat po sa Panginoon sa ating pong lahat na andito tayo para po tayo po ay magtuloy upang tayo po ay makapasok sa kaharian po ng Diyos. Sabi na salita ng Diyos, at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Kaya ang makakapasok lang po, mga kapatid, ano, sa kaharian ng Diyos, yung mga nagpipilit. Kaya po, napakahalaga sa atin yung pag-strive natin para po sa ating pong mga kaluluwa. Ngayon po ay sunod-sunod po ang mga natural calamities. Yan po, mga kapatid, na mga lindol, mga physical disturbances na pinapahintulutan ng Diyos. Yan po ay mga wake-up call ng Diyos sa ating pong lahat. Sabi po ng Panginoon, minsan pa, yayarigin ng Diyos, hindi lang po ang lupa, pati ang langit. Yun po ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, Hebrews sa chapter 12, 13, 2 Corinthians sa chapter 3. Kaya po, 2 Peter sa chapter 3. Langit at lupa, ang mga kapatid, ay yayarigin po ng Panginoon. Kaya po, ito po yung panahon at oras sa tayo po ay patuloy na mag-aral sa salita po ng Panginoon. Ating pong buklatin ang ating pong mga Biblia. Sa aklat po ng Gawa. Sa chapter 18, verses 24 hanggang 28. Sa subject po natin, salita po ng Diyos. Yan, mga kapatid. SND. Medyo ano lang po. Balik po ang space natin. Ang ating pong subject, kahalagahan ng maturuang lubos sa salita ng Diyos. Yung kahalagahan po na tayo po ay maturuang lubos sa salita po ng Panginoon. Basahin po natin, kabsat, iti Aramid, Kapitulo 18, versikulo 24 hanggang 28. Ang salita po ng Panginoon ay ganito po ang kanyang sinasabi. Iti Aramidin, Kapitulo 18, versikulo 24 at 20, hanggang 28. Ang sabi po dito, ngayon ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na isang Alejandrino sa lahi at taong marikit mangusap parang si Brother Kondrin. Sabi ko nung marinig ko ang boses niya, parang announcer. Sabi dito sa kanyang salita, ito po kabsat na si Apolos ay isang Hudyo na Alejandrino at ang sabi diyan sa kanya pong salita, ngayon ang isang Hudyo na nagangalang Apolos na isang Alejandrino sa lahi at taong marikit mangusap ay dumating sa Epeso at siya'y makapangyarihang ukol sa mga kasulatan. Ito pong si Apolos kabsat ay marami na pong alam din sa Biblia. Marami rin po siyang natutunan sa Biblia.
Kaya sabi ng salita po ng Panginoon, siya po ay makapangyarihan sa mga kasulatan ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa kanya pong salita, sa verse 25, at ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon. Ito po, mga kapatid, na si Apolos, na isang Hudyo, ay tinuruan sa daan ng Panginoon. Ang itinuro sa kanya ay yung daan ng Panginoon. At sa ating lahat, mga kapatid, ano, ang dapat po nating matutunan ay yung daan ng Panginoon. Kasi yung daan ng Panginoon, mga kapatid, yun yung safe na ano, daan. Mahirap pero safe na daan. Ito po yung daan, mga kapatid, patungo po sa kaligtasan na dapat po nating madaan ng pare-pareho. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, tinuruan siya sa daan ng Panginoon. Tayo po ay dapat maturuan tayo sa daan ng Panginoon. Kasi dapat po nating maintindihan lubos yung nature ng daan ng Panginoon, yung kalikasan ng daan ng Panginoon. At ang sabi diyan sa kanya pong salita, mayroong ang tayo na pag-aralan ng mga nakaraan na sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa likuran ko. At yung likuran ng Panginoon, yung daan na kanyang tinatahak, mga kapatid, ano, yun po ang gusto ng Panginoon nating matutunan. Nang sabi diyan sa kanyang salita na ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon. Palibhasa ay may maningas na espiritu. Hindi lahat ng tao ay matuturuan at gugustuhin nila ang daan ng Panginoon. Hindi lahat po, mga magulang at kapatid, na tao na makakapakinig, makakabasa sa daan ng Panginoon ay gugustuhin nila ang daan ng Panginoon. Ano po? Tanging po ang gugusto at magnanais sa dumaan sa daan ng Panginoon, itong mga taong may maningas na espiritu. Ano po yung salitang maningas sa espiritu? Sila po ay nagsisikap para po sa kanila pong kaluluwa. Nagsisikap po sila para sa kanila pong kaligtasan. Yun ang sinasabing maningas sa espiritu. Ito yung sinasabi ng salita po ng Panginoon sa aklat ng Roma sa chapter 12. Basahin natin ang salita po ng Panginoon. Hindi lahat kabsat ng taong makakabasa, lahat ng taong makakarinig, matuturuan ng salita ng Panginoon, ay gugustuhin nila ang daan ng Panginoon. Tanging ang mga taong maningas lang sa Espiritu. Ang sabi po dito sa chapter 12, basahin natin kabsat iti Roma sa chapter 12, ganito po ang mababasa natin sa salita po ng Panginoon. Sabi dito sa verse 11, huwag mga tamad sa pagsisikap, maningas sa Espiritu. Ano po ang pinagsisikapan nila, mga kapatid? Yun ang sinasabi natin, ang Ebanghelyo, ipinapangaral ang kaharian ng Diyos, ang bawat tao ay nagpipilit sa pagpasok doon. At ang papasukin natin, kabsat, yung daan ng Panginoon. At ang daan ng Panginoon ay hindi po madali. Kaya po, kailangan tayo po ay maging maningas sa Espiritu. Ano po, mga kapatid, yung salitang maningas? Pag naggumawa tayo ng bonfire, mga kapatid, ano, ito po yung naglalagablab. At para po ito'y maglagablab, mga kapatid, ano, ay kailangan ito ng gatong. Amen. Kailangan ito ng gatong. Naalala ko yung isang tinex sa akin ng isang Amerikanong attender namin doon sa Bicol. Nag-text sa akin, meron daw na inactive na member sa church, dinalaw ng pastor. Yung member daw, hindi nag-ano, hindi umiimik. Di yung pastor din, mga kapatid, di rin umiimik. Nagtititigan lang sila. Nangyari, mga kapatid, ano, yung kasi sa Amerika, mayroon pong ano doon, mayroon pong, di ko alam tawag doon, mayroong fire heater doon. Yung apoy ay nilalagyan na ginagatungan ng kahoy. Mamamatay na yung gatong. Ang ginawa ng pastor ay ano, kumuha ng kahoy at ginatungan yung ano, yung heater, at umalis na siya. Nung siya ay nado sa pintuan, ang sabi ng member niya, thank you for a fiery message. Sabi niya, salamat sa maningas at mainit na mensahe. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, para maging maningas yung ating pong espiritu, dapat tayo po ay nagagatungan. At ang nagagatong sa atin, yung aral, yung naituturo sa atin sa daan ng Panginoon. Hindi kailanman, mga kapatid, diningas ang ating espiritu kapag walang gatong.
Alala ko kahapon, nagluluto ako doon sa San Jose. Pag ano ko, pag pindot ko nung gasol, nung siren, wala nang ano, wala nang lumabas. Sabi ko, wala nang gatong. Inuhat ko. At pag pindot ko ulit, mayroon pa palang gatong. Ang mga kapatid, ano, hindi po niningas ang ating pong kaluluwa kung hindi tayo matuturuan. Kaya marami pong Kristiyano, mga kapatid, papatay-patay sa kanila pong pagsunod sa Panginoon, papatay-patay sa kanila pong buhay espiritual dahil kinukulang po ng gatong, hindi po maningas sa espiritu. Kaya po, mga kapatid, ano, tayo po kailangan natin na tayo po ay maturuang lubos sa daan ng Panginoon. At kailangan po natin ang gatong. Ang gatong natin, mga kapatid, ano, yung salita po ng Diyos. Ilay ko sinasabi at na-observe ko, hindi mapapasunod ang isang tao hanggat walang aral. At ang isang taong walang aral ng salita po ng Panginoon, hindi po susunod yan. Kaya po, kamsat, ano, kailangan na tayo po ay maging maningas sa Espiritu. Ano po, huwag tayong kukulangin ng salita po ng Panginoon. Kasi pag kinulang tayo ng salita po ng Panginoon, yung daan ng Panginoon na yan, mga kapatid, atin po itong lilikuan at aayawan ng tao ang daan ng Panginoon. Ayan, ang sabi diyan, dito sa aklat ng Roma sa chapter 12, ang sabi dito, sa kanyang salita, sa verse 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. At salamat po sa Panginoon, mga kapatid, ano, nakaka-inspire naman dito. Kasi yung mga kapatid, pag pupunta nga po ako dito, mga kapatid, pag pupunta po sa Bible study, ang misan, ang daming umaattend gabi, maraming umaattend. Sabi ko, akatuwa naman yung mga tao dito, pagdating doon sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, ano, di po sila nagpapabaya. At yun dapat ang makita po sa atin ng Diyos. Para po, mga kapatid, yung daan ng Panginoon ay atin pong madaanan yan. Kasi, at maunawaan natin ang daan ng Panginoon ay hindi po ito, mga kapatid, madali pong daanan. Hindi po madaling daanan yung daan ng Panginoon. Kailangan natin ng sufisyenteng lakas yung gatong na nanggagaling sa aral at turo po ng ating Panginoon. Kaya yun ang sinasabi ng salita po ng Diyos, mga kapatid, tinuruan siya sa daan ng Panginoon. Bakit siya naturuan sa daan ng Panginoon? Dahil maninga siya sa Espiritu. Minsan may mga tao po akong nakakaharap, mga kapatid, ano, kahit minsan yung tao hindi magsalita, nararamdaman ko minsan yung espiritu ng tao. Minsan yung espiritu ng tao, mga kapatid, malamig. Mayroon tawag sa Biblia na lukewarm. Ano po yung lukewarm, mga kapatid? Hindi po siya mainit, hindi rin siya malamig. Yung malahininga. Kaya, mga kapatid, napakahalaga yung tayo ay maturuang lubos ng salita ng Panginoon para maintindihan natin yung daan ng Panginoon. At yan po'y ating madaanan. Kaya ang sabi dito sa salita po ng Panginoon, maninga sa Espiritu, ang taong maninga sa Espiritu, mga kapatid, ano, yan po ay mapaglingkod sa Diyos. Nakita ko yung ano, yung mga nagsasabing sila po ay mga pastor, mga lingkod daw ng Diyos. Ang gusto nilang paglingkuran, hindi ang Diyos. Ang gusto nilang paglingkuran, yung mga tao. Kaya nga pumapasok sa pulito. Siguro, mga kapatid, kailangan yung sinasabi ko. Ang taong maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. At bakit siya mapaglingkod sa Panginoon? Dahil naturuan siyang lubos sa salita po ng Panginoon. Kaya po, ang sabi ng salita po ng Panginoon, mga kapatid, ano, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, magalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa atin yung tayo ay maturuan sa daan ng Panginoon. At ang matuturuan lang sa daan ng Panginoon, mga kapatid, ano, hindi po ang lahat ng tao. Hindi ang lahat. Lamang, kailangan po mapakinggan ng tao ang aral ng Diyos. Kinakailangan, mga kapatid, maintindihan din ng tao ang aral ng Panginoon para ang tao ay walang maidahilan sa Diyos. Yun ang justice ng Panginoon, mga kapatid, ano. Alam ng Diyos, mga kapatid, na ang lahat ng tao na kailangan pangaralan ng salita ng Diyos, at alam din ng Diyos, hindi lahat ng tao ang maaaralan ng salita ng Diyos ay magre-response. Tanging ang mga taong
maningas sa Espiritu. Sila po, mga kapatid, yung tatanggap ng aral. Yan ang sinasabi natin, ang salita po ng Panginoon sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 3, sa Hebrews chapter 5, may mga taong minsan mahirap siya kausapin sa Espiritu. Bakit mahirap siyang kausapin sa Espiritu? Dahil hindi po maningas ang kanyang Espiritu. Hindi siya maningas sa kaluluwa. Kaya po, kailangan, mga kapatid, ano, lalo po ngayon, mga kapatid, nakikita natin yung mga physical disturbances. Yan pong nangyayari pong lindo sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid, ano, ito ay wake-up call o tawag sa atin ng Panginoon para huwag tayo pong manlamig. Kasi darating yung time, mga kapatid, pagdating ng tribulation, marami pong manlalamig. Ang sabi ng salita ng Panginoon, at sasagana ang katampalasanan at ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Kaya dapat tayo po ay maging maningas. At para po tayo po ay maging maningas, kailangan natin ng aral. Kailangan natin ng aral at yan ay aral ng ating pong Panginoon. Balikan natin, kapsat, doon sa ating pong material verse. Sabi dito sa salita po ng Panginoon, sabi niya dito sa verse 25, ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon, palibhasay, may maningas na Espiritu. Sino po yung mga taong maningas sa Espiritu? Ito yung mga taong itinalaga ng Diyos sa kaligtasan. Ano po? Ito yung mga taong itinalaga ng Diyos sa kaligtasan. Kaya po, kung babasahin natin dito, mga kapatid, ito po yung mga taong maningas sa Espiritu. I-adjust natin, mga kapatid, sa chapter 14. O sa chapter 13, sorry. Ganito ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Yung mga taong maningas sa Espiritu, ito pa yan. Sabi sa salita po ng Panginoon sa verse 48, itaas natin sa verse 47, sapagkat ganito, o dito sa verse 16, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe, at nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil ay hinatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, hindi lahat ng tao, pero ang justice ng Panginoon, ang hustisya niya, ay kailangan ipangaral, salitain ang salita ng Panginoon. Naalala ko, nung ako'y nasa Batangas, mayroon pong isang mayaman na kausap ko. Sabi niya, ang impyerno ay pag wala kang makain. Ang impyerno ay pag mayroon kang sakit. Pag nag-aaway kayo mag-asawa, yan ang impyerno. Sabi niya, hindi totoo ang impyerno. Ang impyerno ay nandito sa lupa. Yun ang sabi ko niya. Pag wala kang pera, yan ang impyerno. Alam niyo po, mga kapatid, ano, hindi ko lang masabi sa kanya, hayaan niyo po, pag namatay kayo, mapapatunayan niyo may impyerno. Ipinapangaral ng Diyos ang impyerno at kapahamakan para ang tao po, mga kapatid, kung mapunta doon, ay hindi po, mga kapatid, magreklamo ang tao. Sasabihin ng tao, mayroon palang impyerno, hindi mo malang itinuro sa aming Diyos. Yan ang hustisya ng Diyos. Kailangan salitain ang salita ng Panginoon. Pero hindi lahat. Alam niyo po, mga kapatid, sa ministry, sa earthly ministry ng Panginoong Jesucristo, thousands ang mga attenders niya. Mayroong event na 3,000, 4,000, 5,000. Pero mga kapatid, ang na-convert, alam niyo po kung ilan pong kaluluwa after Christ's resurrection, ilan po ang na-convert? 120 persons. 120 souls lang. Out of thousands. Doon sa Biblia, mga kapatid, ano, sa panahon ni Noe, 8 kaluluwa lang ang naligtas. Sa panahon ni Lot, mga kapatid, ano, ilang kaluluwa ang naligtas? 3. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo ay gayon din ang mangyayari. Bakit, mga kapatid? Yung tao po ay hindi maningas sa Espiritu. Ano po, saan maningas ang tao? Saan po maningas ang tao? Basahin po natin, kapsat, dito sa salita po ng Panginoon. Kaya, ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang salita, sa Mateo sa chapter 26, ganito ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Oh, pasahin na lang natin dito sa Luke sa chapter 17.
Ganito ang sinasabi sa salita po ng Panginoon sa verse 26. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe ay gayon din naman ang mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. Repetitious mga kapatid, tama ang sabi po ni Solomon, wala pong bago sa mundo. Ano po? Sa mundo mga kapatid, paikot-ikot lang. Ano po? Naalala ko, yung pit na pantalon noon, elementary ako. Gustong-gusto ko nung pit, ang tawag doon, ano, straight yung ano, straight cut. Gustong-gusto ko yun, mga kapatid, tapos umusan naman yung ano, yung loose. Tapos ngayon, bumalik na naman. Dati may plaka na, mga kapatid, dati may plaka na. Ang tawag doon sa plaka, doon sa turntable, ang lalaki ng kanyang bala. Bumalik na naman, mga kapatid, ano, sa city, at nawala na naman. Sa mundo ay wala pong bago. Ano po? Wala pong bago. Nung nangyari noon ay nangyayari at mangyayari pa ngayon. Kaya ito'y pinapaalam ng Panginoon. Mga kapatid, ano, hindi lahat ng makakapakinig ng salita ng Panginoon ay magkakaroon po ng kaligtasan. Kaya ano ang dahilan? Ang tao po kasi ay hindi po maningas sa Espiritu. Saan maningas ang tao? Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 27, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisipag-asawa, sila'y nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong sinuwi at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Pero alam nila mga kapatid, magpapasapit ang Panginoon ng baha. Kasi mga kapatid, no, yung daong ay ginawa po sa loob ng 120 years. Kasi mga kapatid, mano-mano po yun. 120 years yun. At mula po mga kapatid, nang maalaman ng ni Noe na magpapasapit ang Panginoon ng baha, sinuwi ay nangangaral ang salita ng Diyos. Yan sabi ng 2 Peter, sinuwi ay nangangaral ng katuwiran ng Diyos. Pero meron po bang naniwala sa kanya? Wala po mga kapatid. Tanging yung 80 kaluluwa sa kanyang pamilya ang naniwala sa kanya. Kasi ang tao, mas concerned ang tao sa kanyang physical kaysa sa kanya pong kaluluwa. Hindi po maningas ang tao sa kaluluwa. Kaya ang sabi ng Panginoon, dito sa verse 28, gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Dumating datapwat ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot ay umulan. Mula sa langit ng apoy at asupre at nilipon silang lahat. Walang bago, ganun lang. Ganun din. Wala pong bago. Kaya kung papansinin natin, hindi rin nagbago yung desire and focus, priority ng tao. Hindi nagbabago ang priority ng tao. Kaya po mga kapatid, kailangan tayo pong maturuan sa daan ng Panginoon para maiba yung ating focus. Maiba yung ating focus. Maiba po yung ating attention. Ma-divert yung ating pong mga kapatid, yung ningas ng tao ay mapalitan sa kanya pong laman. Kundi yung pagiging maningas at masikap ng tao para sa kaluluwa, yun ang masikap at pilitin po ng tao. Ang sabi dito sa salita po ng Panginoon, sa verse 29, o sa verse 30, o ito sa verse 28, gayon din naman kung paano ang nangyari sa karawan ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y nangagiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Datapwat ang anak ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Wala pong natira. Wala pong natira sa kanila. Mga kapatid, nasama pa yung asawa ni Lot. Verse 30. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sa pagdating ng Panginoon, ganun-ganun din. Mga kapatid, naalala ko, yung napanood ko po yung video doon sa mga nag-video, yung cellphone. Sabi nung nag-upload, sabi niya, nagkakawa ko pang mag-video. Lumigandun lang. Mga kapatid, ano, yung tao para bang ano, nagkaroon sila ng panuurin, pero hindi man lang tumanim sa kanilang natakot sila. Para bang nanunood lang sila, mga kapatid, ng pelikula. Yung tao, mga kapatid, casual lang, normal lang sa kanila yon. Kaya, mga kapatid, ano, yung tao kasi, hindi niya kinukonsen yung pagharap niya sa Diyos.
ano po, hindi kinukonsel ng tao yung kanyang espiritu at kaluluwa pag ito'y humarap sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang tao lamang po na siya pong makakadaan at gugusto sa daan ng Panginoon ang mga taong maninga sa espiritu. At ang taong mga taong maninga sa espiritu, hindi po priority nila yung kanila pong pang-physical. Sila ang concern nila mga kapatid, ano, ay yung kanila pong physical. Hindi po naman masama mga kapatid, ano, na mag-concern tayo sa ating physical. Binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw na magtrabaho. Pero mga kapatid, yung 1 araw sa Panginoon yan. Magtira tayo para po sa ating pong mga espiritu at kaluluwa. Bakit po napunta, mga kapatid, ano, sa hadis ang pagdurusa, yung mayaman? Alam niyo po ang sabi ng Panginoon sa kanya sa mababaw na salin? Dahil inong ikaw ay nasa lupa, ikaw ay nagmalabis. Ano po? Ikaw ay nagmalabis, ang sabi doon. Hindi mala siya nagbigay ng oras at panahon para po sa kanyang kaluluwa. Kaya po, mga kapatid, ano, kailangan po tayo maturo ang lubos sa daan ng Panginoon. Okay, balikan natin ito sa Gawa sa chapter 18. Ang sabi dito, sa verse 25, ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon, palibhasa'y may maningas na espiritu, ay kanyang sinalita at itinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus. Ang taong maningas sa espiritu, mga kapatid, nakapokus yung kanya pong atensyon sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi na salita po ng Panginoon, mga kapatid, sabi dito, yung taong maningas sa espiritu, ang hinahanap niya ay ang Panginoon. Ang sabi diyan sa kanyang salita, sinasalita niya, maingat ang kanyang natutunan na salita po ng Panginoon. Kaya yung tao, mga kapatid, mayroong salita ng Panginoon, yung taong may salita po ng Panginoon, ito'y lalabas sa kanya. Ano po? Hindi man sa ating salita, sa ating gawa. Kaya ang sabi dito sa kanya pong salita, sa verse 25, palibhasa'y may maningas sa Espiritu, ay kanyang sinalita ang tungkol kay Jesus. Ang kanyang sinasalita, ang kanyang dinidinig, ay yung tungkol kay Jesus. Kaya, mga kapatid, maintindihan natin yung daan ng Panginoon. Kaya, ang sabi dito sa kanyang salita, sa verse 25, at itinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus na ang nalalaman lamang ay ang bautismo ni Juan. Verse 26, at sila'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Datapwat nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. May alam na siya sa Biblia, may alam na siya sa Panginoon, pero ang nakita po diyan, mga kapatid, ano, yung kanyang alam ay kulang pa. Ano po? Ano po ang alam lang ni Apolos? Yung tungkol sa bautismo ni Juan. Kaya sabi diyan, nang siya po ay marinig ni Aquila at ni Priscilla na mga lingkod ng Panginoon, isinama siya at tinuruan siya sa daan ng Panginoon ng maingat. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano? Yung ating mga kaalaman at ang ating mga karunungan ay napakarami pang kulang. Ang ating kaalaman sa Biblia, mga kapatid, ay marami pang kulang. Kumbaga, ang ating alam ay kakaunti pa lang. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay nakakaalam ng partial pa lang. Kakaunti pa lang ang ating alam sa Biblia. Kaya minsan, nakakalungkot, mga kapatid, ano, hindi pa nga ganun kalalim ang pagkaalam at pagkatuto ng isang tao sa Panginoon, sa salita po ng Panginoon, humihinto na siya. Ano po? At minsan ganito, yung tao ay wala siyang pagsisikap na alamin pa niya ang mas malalalim doon sa daan ng Panginoon. Kaya yung tao, mga kapatid, hindi nakakadaan sa daan ng Panginoon kasi dapat ay maintindihan natin at maunawaan ang daan ng Panginoon. May nakausap po ako, mga kapatid, ano, na mga Christian sa JIL nung kami po ay napunta doon sa Suro.
nagka-sharing po kami dahil ang kanya laging naririnig, mga kapatid, ano, sa pagsunod siya sa Panginoon ay puro pagpapala kasi sa GIL ganun eh. Sa ibang mga churches, mga kapatid, ano, ang kanila pong pagsunod sa Panginoon, ang kanila pong inaasahan ay yung mga material and financial blessing. Ang laging naririnig sa leader nila ay yung financial and material na pagpapala. Kaya nung sila po, mga kapatid, nakaranas po ng problema, nakaranas po sila ng mga pagsubok ng Diyos, nakaranas sila ng palo ng Diyos, nawala sila. Kasi hindi nila naiintindihan ang daan ng Panginoon. Kaya hindi tama, mga kapatid, ang isang Kristiyano ay humihinto sa pag-aaral. Ano po? Hindi tama na ang tao ay humihinto sa pag-aaral dahil tayo po ay kakaunti pa lang ang ating pong alam. Kaya yun ang sinasabi niya, no? Sabi dito sa salita po ng Panginoon. Pero ang maganda kay Apollos ganito. Kung ano ang natutunan niya, mga kapatid, yun ang ipinapamuhay niya at yun ang ibinabahagi niya. Yun ang maganda sa kanya. Kaya sa atin, mga kapatid, ano, hindi rin po katwiran na kaya naman ako hindi sumusunod eh. Kakaunti pa lang yung alam ko sa Biblia eh. Hindi rin po, mga kapatid, rason at dahilan yun. Nasasabihin ng tao, bago pa lang kasi ako, kaya hindi ako sumusunod sa Panginoon. Ang isang taong maningas sa Espiritu, hindi po, mga kapatid, sa dami ng alam sa Biblia. Kundi, yung tao, kahit kakaunti ang kanyang alam sa Biblia, sinisikap niya itong suntin. Sinisikap niya itong ipamuhay, at kung maaari, kung siya may kakayanan na siya po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, ito'y kanyang ibinabahagi. Ito'y kanya pong itinuturo at sinasalita sa iba. Yan yung mga taong maningas sa Espiritu. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga sa atin, malaman natin yung daan ng Panginoon. Basahin natin, mga kapatid, ano, hindi pa natin lubos, mga kapatid, na alam at nadadaan natin ang daan ng Panginoon. Kailangan nating madaanan yung daan ng Panginoon at paano natin madadaanan, kinakailangan tayong ma-inform, ma-will-inform tayo sa daan ng Panginoon. Basahin natin, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 4, verse 17. Sa 1 Corinthians sa chapter 4, verse 17, ganito ang salita po ng Panginoon. Sa pamagitan po ni Apostol Pablo, ang sabi dito sa verse 17, 1 Corinthians sa chapter 4, verse 17, ang sabi niya, dahil dito'y aking isinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal na tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalala ng aking daan na kay Kristo. Yung daan ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay nasa daan ng Panginoon. Ano po? At yung daan ng Panginoon, gusto ni Apostol Pablo ipaalam ito sa mga Kristiyano na kagaya po natin. Kagaya po ng ginawa ni Priscilla at ni Aquila, tinuruan pa sila ng mas maingat sa daan ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na malaman pa natin yung kalikasan, yung nature ng daan ng Panginoon para makadaan tayo sa daan ng Panginoon na yun. Kagaya na sinabi ni Apostol Pablo, sabi dito sa salita ng Panginoon, verse 17, dahil dito'y aking sinugo sa inyo, si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalala ng aking mga daang na kay Kristo, gaya ng itinuro ko sa lahat, sa anumang dako sa bawat iglesia. Ang itinuturo talaga, mga kapatid, yung daan ng Panginoon. At yung pagtuturo ni Apostol Pablo, mga kapatid, ano, ay mayroong demonstration. Anong demonstration, mga kapatid? Yung kanyang life testimony, yung kanyang patotoo sa kanyang buhay, yung nagsasabi niya sa kanyang salita, na sinugo ko si Timoteo upang sa inyo'y ipaalam at ipatotoo ang aking daan na nasa Panginoon. Mga kapatid, kailangan tayo maging maningas sa Espiritu para yung daan ng Panginoon madaanan natin. Ano ang nature at kalikasan ng daan ng Panginoon? Alam natin, yung daan ng Panginoon, hindi po yan, mga kapatid, masarap sa ating laman. Yung daan ng Panginoon, ang sabi dito sa verse 6, itaas natin, sabi dito sa kanyang salita, sa aklat ng 1 Corinthians 4, verse 6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay ininyo ko
sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos. Kung papansinin natin, sinabi niya yung kanyang daan na sa Panginoon at maging kay Apollos. Kasi si Apollos, tinuruan din siya sa daan ng Panginoon eh. Kaya sabi niya, inalimbawa ako sa aking sarili at kay Apollos, ano yung daan nila sa Panginoon? Ang sabi dito sa kanyang salita, verse 6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ng isa laban sa iba. Yung daan ng Panginoon, ang nature ng daan ng Panginoon, mga kapatid, ano? Ay ano? Yan ay accurate. Anong ibig sabihin accurate? Hindi po yan sobra, hindi po yan kulang. Ano? Ito ay eksakto na salita po ng Panginoon. Hindi po ito, mga kapatid, gumukulang, hindi rin po ito sumusobra. Naka-stick tayo dyan sa salita po ng Panginoon. Kasi pag hindi tayo nag-stick sa salita po ng Diyos, mga kapatid, pag hindi tayo nanatili sa salita po ng Panginoon, baka hindi na yan ang daan ng Panginoon. Mayroon po ibang daan. Kaya ang daan ng Panginoon, mga kapatid, ano, yung sinasabi dyan, yung nananatili sa salita po ng Diyos. Manatili tayo sa salita ng Diyos kung ano lamang ang nakasulat diyan. Kasi mga kapatid, kung magdadagdag tayo ng higit gaan, hindi na yan ang daan ng Panginoon. Kaya yung sinasabi diyan, sa inyo'y magpapaalala ng aking daan nasa Panginoon. Kay Apollos din, mga kapatid, yung daan niya nasa Panginoon. At para matiyak natin, yung ating daan ay nasa Panginoon. Diyan lang tayo sa salita po ng Diyos. Huwag tayong humigit doon sa nasusulat sa salita ng Diyos. At din huwag din tayong kumulang. Huwag din tayong kumulang. Kaya kung ano po yung natutunan natin, mga kapatid, sa Biblia, yun ang ating pong ipamuhay. Yun ang ating gawin. Kagaya ng sinabi dito, kung itataas natin sa chapter 11, ganito ang sinasabi dito sa salita ng Panginoon. Sa verse 23, sabi dito sa verse 23, 1 Corinthians 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Yung ibinigay ng Panginoon lang, yung ibinigay lang ng Panginoon, hindi po sobra, hindi po kulang. Manatili tayo dyan sa salita ng Panginoon. Alam natin, mga kapatid, ano, yung salita po ng Diyos, mapapagkunan natin ng lahat yan, ng ating po mga kailangan. Sa Biblia makikita natin, asahin lang natin, mga kapatid, ano, sa Josue sa chapter 1, ganito ang mababasa natin. Ang totoo ganito, lahat po ng problema natin ay may solusyon sa Biblia. Lahat ng nararanasan natin, ang sa Biblia. Alam niyo po, pag may problema po ako, ang ginagawa ko, binabasa ko po yung kawikaan, binabasa ko po yung Ecclesiastes ko. Kasi alam niyo po, yan ay word ng wise person. Yan po ay salita ng isang matalinong tao. Walang iba kundi sa Solomon. At doon, mga kapatid, makikita natin ang bawat problema, ang bawat solusyon sa ating mga problema. Diyan sa aklat ng kawikaan, sa aklat ng Ecclesiastes ko, yan madalas na binabasa ko yan. Kasi kapag may problema ako, mga kapatid, ano, kasi ang tao na sumusunod sa Panginoon, madalas ay nakakaroon ng problema. At ang daan ng Panginoon, mga kapatid, ano, na andyan din sa salita ng Panginoon ang solusyon sa ating pong mga problema. Sa mga na-encounter natin, sa ating mga personal na buhay, sa paglilingkod, sa pamilya, mga kapatid, ano, sa ating pakikisalamuha dito sa mundo, ay nasa Biblia ang katugunan at kasagutan. Maging tayo po ay bago, maging tayo po ay datihan. Nandiyan sa Biblia. Kaya, ang salita ng Panginoon, ang sabi dito sa kanyang salita, sa Josue sa chapter 1, makikita natin dito yung salita po ng Panginoon, no? Sa verse 7, sabi niya, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, isagawa mo ang ayon sa buong kautusan. Yung sinasabing manatili tayo sa salita ng Panginoon, maisagawa natin yung aral na inuutos sa atin ng Panginoon. Wala tayong aalisin, wala tayong babawasin. Pag mabigatin din natin gagawin, din natin susundin.
at minsan yung magaan ang ating susundin. And vice versa, yung mabigat ating susundin, tapos yung magaan ay hindi na natin susundin. Hindi tayo nananatili sa salita po ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, ang sabi niyan sa kanya pong salita, kahit minsan ito po ay against sa ating mga principle, against ito sa ating minsan paniniwala, against ito sa ating mga gawain, mga kapatid, ano, pag iniutos sa atin ng Panginoon yan, mga kapatid, since ang ating sinisikap na daanan ay ang daan ng Panginoon, ang sabi dito sa kanyang salita, ang taong nagsisikap at maningan sa Espiritu, ang sabi niya, verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises. Ganon si Apostol Pablo. Ganon siya. Sabi niya, inalimbawa ko kay Apolos at sa aking sarili na huwag kayong humigit sa mga nasusulat o sumubra. Sikapin natin, mga kapatid, dami. Mayroon pong behavior, mayroong ethical, mayroong pong pangmisyon, mga kapatid, adami. May pangdoktrina. Alam natin sa Biblia, may pornology sa Bible. Yang doctrinal, yang pong mission, yang pong standing firm, and then yung sa ugali natin. Kaya mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, huwag tayong kumulang dyan. Ang talagang tao, mga kapatid, na dumadaan sa daan ng Panginoon, diyan mag-istig tayo. Di tayo maliligaw. Itaas pa natin sa verse 8. Ang sabi dito sa kanyang salita. Verse 7, itaas natin. Sabi niya, ng aking lingkod na si Moises. Basta biblikal, mga kapatid. Si Kristo pumunta dito hindi para sirain ang kautosan. Si Kristo ay hindi pumunta dito para alisin ang kautosan, kundi para ito ay isagawa at ipatupad. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Mateo sa chapter 5, verse 17. Si Kristo ay hindi napunta dito para mag-against siya at mag-contradict yung salita niya sa salita ni Moises. Na sinasabi ng mga pariseo, ang accusation ng mga pariseo, sabi niya, nagsasalita siya ng laban sa kautosan. Samantalang si Kristo, mga kapatid, hindi siya nagsasalita ng laban sa kautosan, kundi sabi niya, naparito siya hindi para alisin ang kautosan, kundi para ito isagawa. Ganun yung tao, mga kapatid, nananatili sa salita po ng Panginoon. Yan yung sa daan ng Panginoon. Kaya po ang sabi dito, sa verse 8, ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Dapat hindi nahihiwalay ito eh. Yung salitang nananatili tayo dyan, mga kapatid, tayo nahihiwalay. At ang natutunan ko sa ating pag-aaral, natutunan ko lang mga nakalaraang linggo, yung partial obedience pala, mga kapatid, ay rebellion pa rin. Ang partial obedience. O ang tawag natin ay liberal. Hindi rebellion, liberal party. Ang pagsunod natin, sinusunod natin yung ayon sa ating gusto, panukala. Mga kapatid, ang tawag doon, partial obedience and liberal obedience, yan po ay rebellion. Kaya nakalagay yan, mga kapatid, no? 1 Samuel chapter 15, verse 22 hanggang 23. Kaya ang sinasabi ni Pablo, mga kapatid, no? Yung aral number one, yung tinuruan tayong lubos sa daan ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, no? Pilitin at sikapin natin yan. Verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Alam niyo po, bakit kinakailangan pagbulayan natin araw at gabi? Kasi ang salita ng Panginoon, hindi natin agad-agad mauunawaan yan. May aral ng salita po ng Diyos, mga kapatid, no? It takes times. Kinakailangan mag-ubos tayo ng maraming panahon, maraming oras, mga taon bago natin maunawaan. Hindi lahat ng aral po ng Biblia, mga kapatid, sa ating pag-aaral ay agad-agad natin nauunawaan at agad-agad natin naisasagawa. Minsan, it takes times. Siguro, mga kapatid, dati ang aral natin, nung CMPP, walang money early, walang secular education, walang registration. Yan yung aral ng Biblia. Pero hindi natin agad-agad mai-a-apply agad-agad yan. Daan kasi ng Panginoon yan eh. Ano po? Kailangan anong sinabi ng Panginoon dito? Siguro mga tibin, nakikita tayo sa mga posts. Bakit ganun? Kasi ang aral ng Panginoon kasi,
Hindi agad-agad yan eh. Hindi agad-agad yan. Napag-aralan natin, ay sasagawa ba natin agad-agad yan? Hindi. Kinakailangan mga kapatid, ano, huwag mahiwala ito sa atin. Pag-aralan natin, ituloy nating pag-aralan para maunawaan natin. At kung maunawaan natin, doon natin maisasagawa yan. Kaya hindi na isasagawa ang isang aral, hindi kasi nauunawaan. Basahin ko. Basahin natin. Verse 9, verse 8, ang aklat na ito ng otosan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang iyong masunod o. Kaya huwag tayong umasa na ang taong hindi po nag-aaral ng salita ng Diyos makakasunod. Hindi po makakasunod yan. Kaya po ano, yung taong tinuruan sa nang lubos sa daan ng Panginoon, sila lang makakadaan. Kaya sabi niya, huwag mahiwalay sa ating bibig, pagbulay-bulayan natin araw at gabi para ating masunod. Ibig sabihin mga kapatid, ano, hindi yung aral, limbawa, may sasagawa ba natin agad yan? Hindi po. Kailangan nating maturuan tayo ng lubos sa daan ng Panginoon upang unti-unti nating maunawaan, magkaroon tayo ng lakas na atin po ito'y ating maipamuhay. Sabi dito sa kanyang salita, upang kung iyong masunod, upang iyong masunod, nagawin ang ayon. Oh, napakaliwanag, very specific, ng ayon. Dapat yung ating ginagawa ay ayon sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin ng pit doon sa salita ng Diyos? Filipos 1:27, ang ating pamumuhay ay maayon lamang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi po ito mangyayari. It is not possible kung hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. It is not possible kung hindi tayo po matuturo ang lubos sa daan ng Panginoon. Kailangan natin ng mahabang panahon, kinakailangan natin ng mahaba pong oras at yung ating pagpilit at yung ating pong eagerness na tayo po ay maging maningas espiritu. Hindi kasi natin ganun agad-agad makikilala ang Panginoon. Ang mga alagad, mga kapatid, ano, tatlong taon po nilang kasama ang Panginoon. Nakita po nila ang himala ng Panginoon, mga kapatid, ano. Doon sa Biblia, mga kapatid, ano, may mga instance na ano, wala silang pagkain. Alam niyo po yung mga alagad, natatakot sila, sabi nila, ano, wala tayong pagkain. Alam niyo po ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi pa ba niyo na nauunawaan? Nung mayroon tayong 5 piraso na tinapay, 2 piraso isda, ilan ang kumain? Ibig sabihin, ano, hindi na agad na comprehend na mga alagad yung magagawa ng Diyos. Ganun tayo minsan. Hindi agad-agad natin maaabot yung kayang gawin ng Diyos. Kaya minsan, tayo po ay nag-aatubili na sumunod sa Panginoon. Kahit ang sinasabi ng salita ng Diyos, oh, sabi dyan sa kanyang salita, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat. Alam niyo po, yung gas-gas po, yung Biblia na yan, yung verses na yan. Pero minsan, ano, hindi natin, ano, ang totoo, kahit gas-gas yan sa atin, hindi pa rin natin nagagawa yung eksakto sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Tayo po ay napapaliko sa kanan, tayo po ay napapakaliwa. Tayo minsan napapa-atras, tayo po ay napapaurong. Bakit? Hindi pa kasi ganun tayo talagang nag-aaral at nagpupukos. Alam niyo po, yung pag-aaral ng pari, ang tawag ay yung nine years yan. Pinanood ko ng isang gabi yung buhay po ni Martin Luther. Ang tawag sa kanya ay Dr. Luther. Siya yung ang nag-translate po ng New Testament sa German. Siya yung kaunahang nag-translate kasi Greek ang, ano, ang salita ng Diyos eh. Translate niya ito sa German. Nakaunawa ang mga German, mga kapatid. Nakaunawa ang mga kababayan po niya. Itinakwil po nila ang Roman. Itinakwil nila. Kaya ganito, pag hindi na iintindihan ng tao ang salita po ng Diyos, mga kapatid, imposible na ang tao ay dumaan sa daan ng Panginoon. Kaya nung isang madaling araw, pinakapatulog, may mga ganun eh. Yung mga gabi minsan, ano, hindi ako matulog. Isang sa ating gabi. Alam niyo po, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, manatili tayo sa kanyang salita para talagang makadaan tayo sa daan ng Panginoon. Hindi ganun kadali. Minsan, mga kapatid, ano, masasabi natin, sumusunod ako sa Panginoon. Minsan, mga kapatid, ano, nadadaya rin tayo na ganun. Ang totoo, mga kapatid, may nasusunod tayong aral ng Diyos at minsan may nasusuway at may nalalabag tayong aral ng Diyos.
hindi pa talaga linyan tayo doon sa salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, hindi pa tayo stick dyan. Hindi pa tayo nananatili dyan. Ang dahilan, kulang pa tayo sa pag-aaral. Kulang pa tayo sa pag-aaral. Kasi ang tao, mga kapatid, na nag-aral ng salita ng Panginoon, doon lang natin masusunod yan. Doon natin maintindihan yan. Kaya nang maintindihan ng mga Germans, mga kapatid, ang New Testament, itinakol niya po yung ano, Diyos-Diyosa doon. Sa German. Kaya po, mahalaga maintindihan natin maunawaanan. Maturo ang lubos sa salita po ng Diyos. Alala ko, mga kapatid, na naturo si Apostol Pablo diyan sa Athens. Sa Athens, mga kapatid, ano, ang mga tao diyan nagpa-practice po ng occultism. Yung mga libro po nila, mga kapatid, ng pangkulam, panggagaway, pangmagic, mga kapatid, ang maintindihan ang salita ng Diyos, ano, ang ginawa nila, sinuko nila, at sinunog po ito sa liwasan. Ibig sabihin, ano, sabi ng salita ng Panginoon, ang value po ng million. Pero bakit nila ginawa yun? Naintindihan kasi nila. Kaya kailangan tayong maano natin, maintindihan natin, maunawaan natin lubos, maturuan tayong lubos sa daan ng Panginoon para ating madaanan at ating po itong maisagawa. Kagaya ng sinabi dito sa kanyang salita. Verse 9, sabi niya, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat. O, sa lahat ng nakasulat dito. Kung magkagayon ang sabi diyan, ay pagiginhawahin ang iyong lakad. Saan tayo ang lakad natin? Diyan sa daan ng Panginoon. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, mahirap po ang daan ng Panginoon, magiging madali lang. Hindi po maging madali maging ano, Kristiyano. Hindi po maging madali na maging manggagawa. Pero kung tayo po ay nag-aaral sa salita ng Diyos, giginhawa, ano giginhawa? Magiging magaan lang. Kahit yung aral po mahirap. Kahit yung aral mabigat. Kasi maiintindihan natin at mauunawa natin. Ang nature ng mga tao, mga kapatid, na dumadaan sa daan ng Panginoon, diyan tayo istik sa salita ng Diyos. Pangalawa, diyan po tayo sa 1 Corinthians chapter 4. Sabi po dito sa kanyang salita, sa verse 8, itaas sa atin sa verse 8. Kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y naghari nang wala kami. At ibig ko sanang maghari kayo upang kami na may magharing kasama ninyo. Sapagkat iniisip ko na pinilitaw ng Diyos kaming mga apostol na kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan. Sapagkat kami ginawang panuurin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga bangbang dahil kay Kristo. Ano po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Matali na po si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay scholar, pero po siya po ay nagpakamangmang. Ibig sabihin ng mga kapatid, ano, itatakwil ng tao ang kanyang karunungan sa mundo para maging marunong siyang totoo sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, no, pwede natin gamitin yung ating sekular na karunungan at kaalaman, pero hindi diyan tayo nakadepende. Nakadepende tayo sa karunungan nagmumula po sa Panginoon. Okay, sabi dito sa verse 9, sapagkat iniisip ko na pinilitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panuuri ng sanlibutan at mga anghel at mga tao. Kaming mga mangmang dahil kay Kristo. Ngunit kayo'y marurunong kay Kristo, kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapat kami walang kapurihan. Yun ang kalagayan po ng mga taong dumadaan sa daan ng Panginoon. Verse 11, hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami at nangauuhaw at hubad at mga tinatampal at wala kaming tiyak na tahanan. Verse 12, at kami ay nangagpapagal at nagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala ay kami nagpapala. Bagamat mga pinag-uusik ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisiraang puri ay aming pinamamanikan. Kami naging tulad sa ng yagit ng sanlibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Sa daan ng Panginoon, mga kapatid, ano, ay puno
ng pagsasakripisyo. Sa daan ng Panginoon ay puno ng sakripisyo. Hindi tayo makakadaan sa daan ng Panginoon, mga kapatid, dahil hindi tayo magsasacrifice. Na hindi tayo makakaranas ng negatibo. Ang sabi ng Panginoon, ano, ang alagad ay hindi dakila sa kanyang guro. At ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kaya kung ano po ang tinaanan ng Panginoon, mga kapatid, ano, sa ating pong mga paglilingkod, kagaya ng ganito, mga kapatid, mag-alas na rin na. Mag-alas na rin na. Sa ating katawan, hirap yung ating katawan. Pagod ang katawan ng ibang mga kapatiran natin. Kasi nagtrabaho po sila maghapon. Pero nandito tayo ngayon. Kasi yan yung daan ng Panginoon. Alam niyo po may instance niya sa aklat po ng 1 Corinthians, Acts chapter 20. Si Apostol Pablo nangangaral po ng salita po ng Panginoon, ano, magdamag po. Alam niyo po, nakakatulog po yung mga tao. Dahil ang pagdaan sa daan ng Panginoon, mga kapatid, puno ng sakripisyo sa pag-aaral pa lang na salita ng Diyos, may sakripisyo na, lalo sa pag-a-apply po nito. Yun yung sinasabi ko nakaraan, mga kapatid, ano, madali pong iwanan. Ano po, madali pong, alimbawa, madali pong iwanan yung trabaho. Madali pong iwanan yung yung pangarap mo sa mundo. Madali pong iwanan yan. Pero kapag nararanasan natin ang resulta nito, ang bunga nito, doon na mas mahirap yun. Kaya sa daan ng Panginoon, ano, puno ng sakripisyo. Kung mababasa natin dyan sa salita ng Panginoon, kung bakit sinabi dyan ni Apostol Pablo na ang aming daan na nasa Panginoon, na nasa kay Kristo. Kasi ang daan ng Panginoon, mga kapatid, dinaanan din nila. Basahin natin sa aklat po ng 2 Timothy sa chapter 2. Kaya sa lahat ng taong gustong dumaan sa daan ng Panginoon, maintindihan po natin, mga kapatid, ano, ang daan ng Panginoon ay marami pong sacrifices. Marami pong hirap, marami pong pagtitiis. Kaya nga sabi dito sa salita po ng Panginoon, sa aklat po ng 2 Timothy, mababasa natin dito, mga kapatid, sa verse 8 hanggang verse 9, ang sabi niya, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo na siyang pinagtitiisang ko ng kahirapan ng mga talikala na tulad sa tampalasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Verse 10, kaya aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nakay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Kasi mga kapatid, ito pong pagsasakripisyo natin, ito naman ay magbubunga sa atin ng kaligtasan. Amen? Itong pagsasakripisyo natin ngayon, habang tayo po ay nandito sa lupa, mga kapatid, magbubunga naman ito sa atin ng kaligtasan. Ano po sinasabi dito sa salita ng Diyos, mga kapatid? Bakit puno ng sakripisyo? Basahin natin sa John chapter 16. Ang salita po ng Panginoon, mga kapatid, yung daan ng Panginoon ay puno ng sakripisyo. Pero yung dulo noon, mga kapatid, ay meron pong kaginhawahan. Yung dulo po noon ay meron pong kaligtasan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo na pinagtitiisang ko na may dakilang gantimpala upang kamtan ang kaligtasan. Sa aklat ng John sa chapter 16, ganito ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Sa John 16 verse 20, sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiyak at magsisitagoy datapat ang sanlibutan ay magaganap. Iba yung nasa Panginoon at nasa sanlibutan. Yung mga taong nasa Panginoon ngayon, mga kapatid, ano, na tayo po ay nasa daan ng Panginoon, puno tayo ng sakripisyo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, wala tayo sa mundo eh. Nandito tayo sa mundo, pero hindi na tayo lumalakad at tumatakbo kagaya ng mundo. Kaya ano sabi ng Panginoon? Baliktad, opposite tayo. Pag tayo na sa Panginoon, puno tayo ng sakripisyo. Pag ang tao na sa mundo, puno, mga kapatid, ano, ng kaligayahan at ng kagalakan sa laman. Masabi niya, kayo'y malulumbay, ngunit ang sanlibutan ay magagalak. Kaya pag tayo na sa daan ng Panginoon, mga kapatid, ano, expect natin po yan. Halimbawa, mga kapatid, ano, sa mga susunod sa Panginoon. Pagpapasya po kayo na maglikod sa Panginoon, ang mararasan niyo po ay pag-uusig mula po sa pamilya. Number one. Yung pag-uusig mula po sa pamilya. Ang magiging kaaway ng isang
Kristiyano ay ang kanyang kasambahay. Ang mga taong maglilingkod at magpapasya sa Panginoon na maglilingkod. Sabi dito sa salita po ng verse 90, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak at magsisinanggoy. Datapot ang sanlibutan ay magagalak, kayo'y mga lulumbay, datapot ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras, ngunit pagkapanganak niya ng isang sanggol ay hindi na naaalala ang hirap dahil sa kagalakan ng pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. 22, at kayo sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Tayo ngayon din sa Panginoon, mga kapatid, hindi dito ang paghalaka. Ang sabi ng Revelation sa chapter 21 verse 4, at papahirin ng Diyos ang mga luha sa ating mga mata. Ibig sabihin, habang tayo nandiyan sa libutan, umiiyak tayo, may mga sakripisyo tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, yung mga taong tumatawa ngayon, mga kapatid, ano, sila po ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin dahil ayaw sila sa daan ng Panginoon. Kaya pag atin pong pinili, mga kapatid, na dumaan sa daan ng Panginoon, pagtiisan natin yung ipapahintulot ang Diyos sa ating mga hirap, mga sakripisyo, pero ito'y magbubungo sa atin ng, sabi ng salita ng Panginoon, ng kagalakan at walang sino mang makakapag-alis sa atin ng kagalakang iyon. Yun ang sabi po ng Panginoon. Yan po ang daan ng Panginoon. Kaya ang sabi dito sa verse 22, at kayo nga sa ngayon, habang tayo na andito sa sanlibutan, tandaan natin, wala pa tayo sa paraiso. Wala pa tayo sa paraiso. Hindi ito ang paraiso natin. Hindi ito ang langit natin. Mayroong langit tayong inaantay. At bago, mga kapatid, tayo makarating doon sa langit, ano, mayroong sakripisyo muna. Basahin natin. 1 Peter sa chapter 1. Ganito ang salita po ng Panginoon. Kapag ang tao wala pong sakripisyo, hindi siya mapasok sa langit. Kasi ito ang sabi po ng salita po ng Panginoon, no? Sabi dito sa kanyang salita sa verse 11, na siniyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang pagbabata ni Kristo at ang kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Itong ating pong mga sakripisyo, mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, ano po, mga kapatid, ano, ito po ay mayroon pong dakilang kagantihan. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, yung kanyang pagbabata ay may nag-aantay sa kanyang kaluwalhatiang. Meron din nakalagay dito, mga kapatid, sa aklat po ng Hebrews sa chapter 12 verse 2, na ganito ang sinasabi, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya sa kagalakan inilagay sa harap niya ay nagtiis sa krus. Siguro na Passion of the Christ. Kaya kung papansinin natin, tiniis niya yung cross. At alin niyo po, yung pagtitiis natin ay hindi sa walang kabuluhan. Ang titiisin natin mga sakripisyo sa pagsunod at pagganap ng kalooban ng Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Yamang nalalaman natin ng ating mga gawa sa Panginoon ay di sa walang kabuluhan. Madadala po natin ito, mga kapatid, doon sa ating pong pagharap sa ating pong Panginoon. Ang sabi dito sa kanyang salita, namasdan natin si Jesus, kunan natin siya ng halimbawa. Yung daan ng Panginoon, siyang ating kunan ng halimbawa. Possible, mga kapatid, na mayroon pong makadaan sa daan ng Panginoon. Amen. At siya po yung kauna-unahang dumaan doon sa New Testament. Ano po? Sa New Testament po. Siya yung kauna-unahan. Pero sa Old Testament, marami. Si Kristo, mga kapatid, ang kauna-unahang dumaan sa daan ng Diyos. Pero wala pa si Kristo, mga kapatid, may dumaan na po dyan. May dumaan na dyan. Sino po yun, mga kapatid? Basahin natin, Hebrews chapter 11. Itaas lang natin yan sa taas. Ganito ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. No? Sa verse 26, itaas natin sa verse 25. Itaas natin verse 24,
Sa pananampalataya ng lumaki si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon na pinili pa niyang tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Ang naging inspirasyon and motivating force ni Moises ay yung pagdurusa at pagpapakasakit, pagsasakripisyo ng Panginoong sa Kristo. Kaya po mga kapatid, ang sabi diyan sa kanya pong salita, mas pinili po niya na siya po ay tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Prinsipe siya mga kapatid at siya po ay entitled na maging paraon. Kasi mas pinagtitiwalaan ni Paraon siya kaysa kay Ramses. Kaya kung papansinin natin, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, sabi niya, ang naging lakas ni Moises, ang sabi niya, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan. Itong sakripisyo natin, mga kapatid, itong sakripisyo natin, yan po ay may malaking kayamanan sa ating pong kaluluwa. Kaluwalhatian na nag-aantay sa atin. Karangalan ang nag-aantay sa atin. Yan ang sa daan ng Panginoon. Dito ay idideny tayo ng mga tao, ng mundo. Pero ito po ay magdadala sa atin ng recognition, pagkilala ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo sa chapter 7, Luke sa chapter 13, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y tagasaan. Samantalang pag tayo dumanan dito mga kapatid, diyan sa mga sakripisyo ng Panginoon, sabi niya, may malaking kayamanan. Kaluwalhati ang nag-aantay sa atin, yung pagkilala po ng Diyos. Sige pa po tayo sa magna cum laude at summa cum laude. Ang summa cum laude pala, mga kapatid, ang pinakamataas. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung gusto natin magkaroon ng karangalan sa Diyos, sabi ng Panginoon, sa daan ng Panginoon ay may mga sacrifices. Sana kung tayo po ay nakakaranas sa mga sakripisyo, huwag sana ito mga kapatid maging daan para tayo po ay mag-sidetrack. Tayo po ay kumanang, tayo po ay kumaliwa, tayo po ay umurong at matrasay. Ang sabi ng Panginoon, pinili pa ni Moises ang paghihirap at kadustaan ng Panginoon kaysa nagsisikupas na kayamanan sa salibutan. Bakit? Ang sabi dito sa verse 26, na inaring malaking kayamanan. Kaya po mga kapatid, ayaw ng tao dito sa mga sakripisyo, wala kang nag-aantay na kaluwalhatian at karangalan sa langit. Ang kapalit niyan mga kapatid ay hindi po nagsisikupas sa kaligayahan. Samantalang dito sa mundo ay pansamantala lang. Sabi dito sa verse 26, na inaring malaking kayamanan ang kadusaan ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinitigan ay ang gatimpalang kabayaran. Huwag itong sakripisyo ang ating tingnan. Amen? Huwag yung hirap ang ating pong tingnan. Kagaya ni Kristo, sabi niya noon, na siya po ay naghirap sa krus, tinis niya ang hirap sa krus, at pagkatapos noon ay umupo sa kanang luklukan ng Diyos sa langit. Kaya ito kong sakripisyo natin, mga kapatid, ano, diyan tayo dadalhin. Yan ang magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Yan ang magdadala sa atin sa karangalan at pagkilala po ng Diyos sa atin doon sa kanya pong karian. Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. May nag-aantay po sa atin na kaluwalhatian, karangalan at pagkilala doon sa karian po ng Panginoon. Yan ang sabi ng salita po ng Diyos. Kaya po mga kapatid, pilitin, sikapin po natin. Kung tayo po'y makaranas ang ganyan, makaranasan mga sakripisyo mga kapatid, ipagpasalamat po natin. Sa Biblia ang sabi ng salita ng Diyos, ito ang inyong lubos na ikinagagalak. Kung kinakailangan muli-muli tayong makaranas sa mga sakripisyo, mga pagsubok, ito'y hindi natin ikinalulungkot at ikinalulumbay. Kundi ito'y ating ikinagagalak. Bakit? Ito'y magdadala sa atin sa kaluwalhatian walang hanggan. Yan ay parang passes natin, ticket natin, passage to heaven yan. Kaya kung tayo mag-iiba ng daan pag tayo po'y nakakaranas sa sakripisyo, Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pag nagbabasa ako ng Biblia, naranasan ko po nung nasa Batangas ako kasi nung nag-resign ako sa trabaho,
matinding naranasan ko rin. Hindi alam na mga magulang kung nasaan ako. Tapos, yung pagbalik ko sa amin, mga kapatid, hindi nila ako makakilala. Kaya, dami ko sakripisyo, mga kapatid. Ilang mga pagkakataon na gusto ko nang umuwi sa amin. Dahil nung natira ko, mga kapatid, ang gugulo. Tapos, ang dami ko namin balibustali. Ang hirap, mga kapatid, bisan, balibustali namin, ang pinakakaunti namin balibustali, mga 15 isang araw. Dami, mga kapatid. Ang pinakamarami, by 5, araw-araw po yan, mga kapatid. Pumunta kami sa isang barangay, lahat halos ang bahay doon natatanggap sa amin, pinupunta namin. At pagdarating ako sa chapel, isang wala pong pagkain, bago pa lang po kami. Ang kinakain po ng kasama ko, mga worker, mga dalaga. May nakasama ko mga worker dito, si Merwin, si Cheryl, tapos itong si Annalyn. Pagbalik po namin, mga kapatid, doon sa gawain, ang minimerienda namin tubo. Dahil ang pumapasok po sa amin doon, bago pa lang, 100 lang. Sa isang linggo, may 100 lang. Kaya kami, napurga kami sa talbos ang kamote. Kaya napersa ako, magtatalin ka ng talbos. Kaya po, mga kapatid, marami pong pagkakataon na pag nakakaras ako, tapos iniwanan po ako ng mga worker, lahat sila nag-uwian. Ako lang natira. Tapos yung chapel po, mga kapatid, ang chapel namin noon ay, ang bubong ay trapal. Sa katagalan na gato, mga kapatid, pag umuulan, humahanap po ako ng isang pwesto na hindi po tumutulog at doon po ako natutulog. Tapos pag tinatama ng ulo ko, umuungkot na lang ako, ina-adjust ko na lang yung patawang ko. Ang dami pong instance, maraming pagkakataon ko, sabi ko, uwi na ako sa amin. At alin niyo po, mga kapatid, umuwi nga ako sa amin, hirap pang makakuha ka ng pamasahe. At alin niyo po, sa desisyon ko, hindi na ako babalik. Pero, mga kapatid, hindi ako masaya. Hindi ako masaya. Sabi ko, aanhin ko, magawa ko yung gusto ko, maging masaya ako. Pero, pagkatapos naman noon, pagkatapos tumakas nga ako dun sa mga sakripisyo, tumakas naman ako sa hirap, pero ang kapalit naman ay walang hanggang paghihirap sa ako. Itong nararanasan natin, mga kapatid, mararanasan natin sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon ay kaunti lang sakripisyo. Kumpara sa kalwalatian natin. Pero yung kaligayahang pipiliin ng tao sa mundo, hindi po kayang itumbas sa paghihirap na walang hanggan, sa impyerno, sa hades ang pagdurusa, sa apoy at sa asupre na walang hanggan. At ang sabi ng salita ng Diyos, Revelation sa chapter 14 verse 10, walang kapahingahan doon. Comfort, mga kapatid, pero sakripisyong walang hanggan. Mas piliin na natin ito. Mas piliin na natin kaunting sakripisyo. May nag-aantay naman sa atin, mga kapatid, na walang hanggang kalwal, hatian sa langit. Kaunti lang ang ating pagtitiis. Kaysa naman, mga kapatid, magtiis tayo forever and ever. Kaya yun ang sinasabi dyan. Mayroong kasabihan, if there is no cross, no crown. No fame, no gain. Wala pong tayong sakripisyo, wala tayong pakinabang. Kaya po, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, si Moses, yun din ang kanyang tiningnan. Sabi niya, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Yung si Kristo kasi wala pa, mga kapatid, pero may prophecy, may hula na magdurusa at magsasakripisyo yung Kristo na sinusundan nila. Ay tayo ang ating sinusundan, mga kapatid, yung daan ng Panginoon. Siyempre yung daan ng Panginoon, mga kapatid, puno ng sakripisyo, mararanasan din natin yan. Maliban na lang, hindi tayo dumaan dyan. Wala nga pong sakripisyo, mga kapatid. Pero pagkatapos ang buhay natin dito sa lupa, may walang hanggang paghihirap mag-aantay sa tao. Kaya po, sa daan ng Panginoon, mga kapatid, mayroon pong mga sakripisyo. Okay. Pangtatlo, sa daan ng Panginoon ay mayroon din po, mga kapatid, na ito yung gusto kong gamitin salita. Hindi lang tayo nabubuhay sa ating sarili. May nakalagay yan sa Roma sa chapter 14. Mayroon ang kasabihan,
Wala sino mang nabubuhay sa sarili lamang. Pag tayo nasa daan ng Panginoon, mga kapatid, pag tayo nasa daan ng Panginoon, hindi lang yung ating sarili ang iniisip natin. Ang sabi dito sa kanyang salita, sa verse 7, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. Ang sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Ibig sabihin, mga kapatid, ano? Mayroon din tayong responsibilidad para ibahagi natin yung ebanghelyo. Mayroon tayo pong katungkulan. Pag tayo po'y nasa daan ng Panginoon, mayroon po tayong responsibilidad at mayroon tayong katungkulan na ituro din natin yung daan ng Panginoon. Kaya diyan si ano, mga kapatid, si Apollos, anong ginawa ni Apollos? Sinasalita niya yung daan ng Panginoon. Tinuturo niya ang salita ng Panginoon. Bakit? Dumadaan kasi siya sa daan ng Panginoon. Kaya lahat ng taong dumadaan sa daan ng Panginoon, mga kapatid, dapat tayo po'y nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dapat tayo po ay nagbabahagi din ng salita ng Diyos. Hindi po, mga kapatid, ano, sa dami ng ating alam. Hindi po sa dami. At hindi rin po, mga kapatid, sa katungkulan. So sabihin natin, ang may katungkulan lang si pastor, ang may katungkulan yung mga ebanghelista at mga manggagawa, lahat ng taong dumadaan sa daan ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. Dapat tayo, mga kapatid, ay nagiging responsable din na magturo at magpagamit sa Panginoon para po sa ibang kaluluwa. Basahin natin ito. Mateo sa chapter 10. Lahat ng tumanggap, inuutosan ng Diyos sa magbigay. Lahat ng taong nakatanggap ay inuutosan ng Panginoon na magbigay. Tumanggap tayo ng aral, mga kapatid. Natural, tayo po ay hihinga ng Panginoon, tayo rin po ay magbigay ng aral. Basahin natin sa salita ng Diyos. To Him much is given, much is required. Sa Kanya na tumanggap, mga kapatid, ano? Tumanggap tayo, sabi niya, tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Ibig sabihin, lahat ng taong tumanggap, mga kapatid, dapat magbigay. Tinanggap natin walang bayad, yung kaligtasan, yung aral po ng Panginoon, ang lahat ng tumanggap ng libre, dapat ding magbigay ng libre. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang, na iniisip lang natin ating sarili. Hindi po maliligtas pa ganun. Ang sabi ng Mateo sa chapter 10, ganito ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Basahin natin. Sabi po dito sa Mateo sa chapter 10, itaas natin verse 7. At samantalang kayo nagsisilakad, saan tayo lumalakad? Sa daan ng Panginoon. Samantalang kayo naglalakad, tinuruan tayo sa daan ng Panginoon. Kaya yung mga tao na hindi dumadaan sa daan ng Panginoon, hindi po sila inuobliga. Pero sa mga tao, mga kapatid, ano, na dumadaan sa daan ng Panginoon, hindi pwedeng sabihin ng tao na dumadaan siya sa daan ng Panginoon, hindi po siya nagpapagamit sa Diyos. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi dito sa kanyang salita, verse 7, at samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Kaya kapag dumadaan tayo sa daan ng Panginoon, nangangaral tayo. Si Apollos ganon, si Apostol Pablo ganon, lahat ang mga dumaan sa daan ng Panginoon, nagpagamit po sila sa Diyos. Inulit ko, hindi po sa dami lang ng alam at kaunti ng alam. Yung kakaunti ang alam, yung alam natin, ituro natin. Si Apollos, mga kapat, kaunti pa lang ang alam. Ang alam niya, bautismo ni Juan, nagpagamit na siya, nangaral na, nagturo na siya. Kaya yung mga taong gagamitin ng Diyos, mga kapatid, ano, hindi po sa dami ng alam. Hindi po sa dami ng alam. Kahit kaunti ang alam. Kahit kaunti ang alam. Basta lahat ang dumadaan sa daan ng Panginoon, dapat ginagamit yan. Dapat yan ay nagpapagamit sa Diyos. Dumadaan tayo sa daan ng Panginoon. Maliban na lang na hindi tayo dumadaan. Hindi tayo gagamitin ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa verse 7, samantalang kayo na naglalakad ay magsipangaral kayo, na magsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Yan kasing daan ng Panginoon, patungo yan sa kaharian ng langit. Amen. Diba yung daan, ito'y nagdidestinasyon at nagtuturo ito, mga kapatid, sa isang lugar na pupuntahan. Yung daan ng Panginoon, saan papunta yan? Sa kaharian ng Diyos.
Kaya yung sinasabi dito sa kanyang salita, verse 8, mangagpagaling kayo na mga may sakit, mangagpabangong kayo na mga patay, mangaglilis kayo na mga ketong, mangagpalabas kayo na mga demonyo, tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Lahat po ba tayo tumanggap? Opo. Lahat ang tumanggap, dapat nagbibigay. Tumanggap tayo ng aral, tumanggap tayo ng katuruan, magbigay rin tayo. Sinsa tayo po ay lumalakad sa daan ng Panginoon. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Okay. Verse 11, i-jump natin. O, itas natin mga kati, basahin na natin. Sabi dito, verse 9, huwag kayong mangagbaon ng ginto kahit pila, kahit tanso sa inyong mga supot. Kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit dalawang tunika, kahit ng pangyapak, ng tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang kaupan. Ganito naman, kapag tayo po'y nagpapagamit sa Panginoon, mga kapatid, ito, lahat ang kailangan natin ibibigay ng Diyos. Ito, minsan ano, yung tao minsan nag-stop ng trabaho. Kung ang tao mag-stop ng trabaho, at di siya maglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, saan siya kukuha ng kanyang kakainin? Yung tao, mga kapatid, nagpapagamit sa Diyos, sabi niya ang Panginoon, sila po ang ibibigyan ng Diyos. Sila po ay susuplayan ng Diyos. Kaya, ang sabi ng Panginoon, huwag kang magbaon ng supot, huwag kang magbaon ng supot ng pagkain, supot ng salapi, ng pangyapak, ng tungkod. Kasi, pag tayo nagpapagamit sa Diyos, ang Diyos ang bahala diyan. Come, for everything is now ready. Lumapit tayo, magpagamit tayo, dumaan lang tayo sa daan ng Panginoon, at sa daan ng Panginoon lahat ng kailangan natin. Di tayo kukulangin. Kaya ang sabi dito sa kanyang salita, verse 10, o sa verse 11, ito na. At sa alinmang bayan o nayon na inyong pasukin, siya sa atin ninyo, ay, dito, sa verse 11, at sa alinmang bayan ng nayon na inyong pasukin, siya sa atin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat at magsitahan kay roon hanggang sa kayo'y magsialis. Kaya ang sabi ng salita po ng Panginoon, verse 12, at pagpasok ninyo sa bahay na iyon ay batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang bahay ay dumuon ang inyong kapayapaan, datapat kung hindi ay karapat-dapat ay magbalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. Verse 6, itaas natin. Sabi niya, kundi bagkos magsiparoong kayo sa mga tupang nawawaglit sa bahay ni Israel. Ang pagpapagamitan natin sa Panginoon, unang-una ay sa ating pong pamilya. Ang pagpapagamitan natin sa Panginoon, unang-una sa ating pamilya. Minsan pwedeng sabihin kasi ng isang Kristiyano, hindi pa naman ako, Brad, marunong mag-preach. Hindi pa naman ako talaga nag-aral magpagamit sa Panginoon. Pwede na po tayong gamitin ng Panginoon. Kanino tayo gagamitin ng Diyos? Sa ating mga kapamilya. Ano sabi dito sa verse 5 kung itataas natin? At ang 12, ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinabilinan na sinabi, huwag kayong magsitungo sa 500 na mga hintil, ni huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan sa mga taga Samaria, kundi bagkos magsiparoong kayo sa mga tupang nawawaglit sa bahay ni Israel. Kung hindi pa ganun karami yung ating alam, hindi kinakailangan sa ibang tao tayo magpagamit. Magpagamit tayo sa Diyos sa loob ng ating tahanan. Diba, si Ate Jen, si Ate Angel, si Ate Sherry, si Brother Jamil, Sister Nelisa, si Brother Kondri, si Inang, o si Brother Efren, si Brother Ato, lahat tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Lahat ng taong dumadaan sa Panginoon, sa daan ng Panginoon, gagamitin ng Diyos. Tayo gagamitin ng Panginoon? Unang-una sa ating mga kasambahay. Ganito kahit di tayo magsalita. Magpatuloy lang tayo, sumunod tayo, magiging halimbawa tayo sa ating pamilya. Magagamit tayo ng Diyos. Halimbawa, mga kapatid, sa mga tatay, pag kayo po ay nagpapatuloy, ang pamilya po ninyo magtutuloy din. Pero pag kayo po yuminto, mga kapatid, yung pamilya rin po yung hihinto.
Kaya yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, pagpagamit tayo sa Diyos, kung tayo dumadaan sa daan ng Panginoon, lahat ng taong dumadaan sa daan ng Panginoon, gagamitin ng Diyos. At ang paggagamitan ng Panginoon, mga kapatid, kahit kakaunti ang ating alam, pwede tayong gamitin ng Diyos sa ating pamilya. Yung sinasabi ko kay Brother Conte, ang pagtitraining ng pastor ay pagtitraining ng pagtuturo, pamumuno, pagdisiplina sa pamilya. Kasi pag nakaya ng isang lalaki ang kanyang pamilya, pwede siyang gamitin ng Panginoon sa pagpapastor. Kaya po, mga kapatid, ano, kapag wala pang asawa, yun sarili. Kaya sa salita ng Diyos, ano, lahat ng taong dumadaan sa daan ng Panginoon, kailangan nila sila nabubuhay para sa sarili lamang. Habang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. At hindi po, mga kapatid, pwedeng sabihin, wala pa akong alam sa Biblia, mahihain ako. Pwede tayong gamitin ng Diyos sa ating pong mga kapamilya, si Ate Jennifer. Sino pa dito? Yung mga kabataan dito. Si Brother Efren, si Brother Ato. Lahat tayo, mga kapatid, pwede tayong gamitin ng Diyos. At ang gusto ng Panginoon, ano, pagpagamit tayo sa ating pong Panginoon at unahin natin yung ating pamilya. Si Brother Efren, pwede siyang gamitin ng Diyos. Pwede mag-preach sa salitaan ng Diyos. Pwede yung example na nakikita niya sa ipakita niya sa kanyang pamilya, yung pamilya rin ma-encourage. Ganun, mga kapatid. Yung taong dumadaan sa daan ng Panginoon. Okay. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Basahin lang natin ito. Ibilisan ko na po, ano? Itaas natin, mga kapatid, sa chapter 9. Sa verse 35, bakit kinakailangan tayo magpagamit sa Panginoon? Sa mga taong dumadaan sa daan ng Panginoon, ganito yung kanilang kalooban. Kagaya ng sa Panginoon 35, at nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon at nagturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagaling ang sari-saring sakit at sari-saring karamdaman. 36, datapwat nang makita niya ang mga karamihan na nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat gaya ng mga tupang walang pastor. Nangangalat yung mga tao kasi walang nagtuturo sa kanila. Naliligaw sila ng landas kasi wala pong example sila na susundan. Kaya ang sabi ng salita po ng Panginoon, mga kapatid, ano, nang makita ni Kristo yung mga tao ay nalungkot siya at nanumbay siya, naawa siya. Bakit? Kagaya sila ng mga tupang walang pastor. Wala po kasing gusto magpagamit. Alam niyo po, sa ating pamilya, marami pong tupa dyan na nawawala. Magpagamit tayo. Kung magmimisyon tayo sa ibang pamilya, unahin natin ang ating pamilya. Kaya po, mga kapatid, yan ang sabi ng salita po ng Panginoon. Umasok tayo doon sa nawawaglit na sambahayan ni Israel. Okay, bakit po, mga kapatid? 36, datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya. Dapat tayo mahabag sa ating pamilya. Kung sila po ay naliligaw ng landas, magpagamit tayo sa Panginoon sa kanila. Kasi dumadaan tayo. Anong kwenta, dumadaan tayo sa daan ng Panginoon tapos di tayo nagagamit ng Diyos para sa ating pamilya. Walang kabuluhan ng pagdaan natin sa daan ng Panginoon. Kaya sabi dito sa kanyang salita, 36, datapwat ang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat walang pawang nahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. 37, nang magkagang sinabi niya sa kanya, mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang manggagawa. Ang dami pong mga naliligaw na tupa, pero wala pong magpagamit sa Diyos. Ang dami pong naliligaw na landas, wala po sa daan ng Panginoon. Wala pong magbalik sa daan ng Panginoon. At ang magpapagamit po, mga kapatid, yan po yung mga taong nasa daan ng Panginoon. Manalangin po tayo na, na ang Diyos ay magpadala ng manggagawa. Yan sabi ng verse 38. Marami po ang... Marami po ang nangangalat at naliligaw na tupa, pero wala pong magdala sa daan ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, yan ang sabi po ng salita ng Diyos. Basahin natin John 4:34-36. Ibilisan ko na po para matapos na tayo. Sabi dito 34,
At sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin ng kalooban, nang sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Hindi baga sinasabi ninyo, may apat na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, narito sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa. Mga kapatid, ano, sinait ang Panginoon dito na malayo pa ang anihan. Apat na buwan. Kasi ang inaani doon sa Israel, trigo. Hindi ko alam kung ilang buwan po ito, mga kapatid. Baka katatanim lang nila. Matagal pa. Isang sinasabi ng tao ganito, matagal pa ako magpapagamit sa Diyos. Hindi pa ngayon ako gagamitin ng Diyos. Isang sinasabi ng tao natin. Kaya sabi ng Panginoon, ano, sinasabi nyo, apat na buwan pa ang darating ang pag-aani. Samantalang ang pag-aani, sabi ng Panginoon, itanaw nyo ang inyong mga mata. Ngayon, nakahanda ng aanihin, pero walang umaani. May mga tao sana natatanggap na sa Panginoon. Amen. May mga taong binubuksan na ng Diyos ang kanilang unawa. Tatanggapan na nila ang aral ng Diyos, pero walang mapagamit. Hindi naman, mga kapatid, ang Diyos magsasalita mula sa langit. Tatanggapin na sana ng tao ang salita ng Diyos, kasi mapuputi na sila. Ito na yung panahon sana sila anihin. Ito na yung panahon sana silang maturuan ng aral ng Diyos, pero wala pong magturo. Kaya nang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, 36, ang umaani ay tumatanggap ng upa. Hindi tayo maglilabor, hindi tayo tatrabaho ng sa wala lang. At ang nagtitipon ay sa buhay na walang hanggan. Kaya po yung magpagamit sa Panginoon, kasama po yan, mga kapatid, sa pagdaan sa daan ng Panginoon. Yung pagpapagamit sa Diyos, unang-una sa ating pamilya. Lahat ng tao magpapagamit sa Diyos, mga kapatid, ano? Yan yung mga taong dumadaan sa daan ng Panginoon. At ang sabi ng 36, ang umaani ay tumatanggap ng upa at ang nagtitipon sa buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Upang ang manghahasik at ang umaani ay maggalak kapwa. 37, sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, iba ang naghahasik at iba ang umaani. Marami manggagawa, iba't iba ang ating trabaho. Hindi pare-pareho ang trabaho natin. Sabi diyan, may naghahasik at mayroong umaani. Ibig sabihin, kinakailangan maraming manggagawa. Bakit? Marami pong trabaho. Nakikita natin dito, mga kapatid, bago na ngayon ang ano, teknolohiya. Ano, dati, iba yung nagagapas, iba yung nag-iipon. Ngayon, ano, dadaanan lang ng reaper, makabago na kasi. Naaani na. Pero, mga kapatid, ano, sa pag-aani ng kaluluwa, hindi ganun. Hindi instant, hindi ganun kadali. Kailangan ng instrumento ng Diyos at ang gagamitin ng Panginoon, yung mga taong dumadaan sa daan ng Panginoon. Ito lang ang ating konsolasyon, mga kapatid. Ano? Lahat ng ating gagawin, tatanggapin natin sa Panginoon ng kagatian. Kaya huwag tayo pong mag-atubili, mga kapatid, na magpagamit sa Diyos. Huwag tayo manghinayang na tayo gamitin ng Diyos. Ang panghinayangan natin, hindi tayo magamit ng Diyos. Kasi wala pong nag-aantay sa ating gantimpala. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sabi ng verse 37, sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, iba ang naghasik at iba ang umaani. Ibig sabihin, hindi lamang dapat isa ang nagtatrabaho. Dapat lahat tayo nagtatrabaho dahil tayo dumadaan sa daan ng Panginoon. Mayroon pong kaligtasan na nag-aantay sa atin. Okay. Buksan natin sa Hobbs chapter 23, verse 10. Ganito ang sabi po ng salita po ng Panginoon. Yung mga taong naturo ang lubos sa salita po ng Panginoon, yan po yung taong dadaan sa daan ng Panginoon. Sa Hobbs chapter 23, verse 10 up to 12. Ganito ang sabi po sa salita po ng Panginoon. Verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Saan po tayo dapat dumaan? Alam ng Panginoon kung tayo po'y dumadaan sa daan ng Panginoon. Alalaman niya
yung daang ating nilalakaran. Kaya po ang sabi ng salita po ng Panginoon, 10, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, lalabas akong parang ginto. Pagdagawahan natin yan, mga kapatid, yan kasi nabubuo ang ating pong kaligtasan. Magiging parang ginto tayo. Ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng Haggai chapter 2 verse 8, pilak at ginto ay sa Panginoon. Ibig sabihin ng kaligtasan, matitiyak po natin. Pagka kanyang nasubok ako, aling nasubok, yan mga kapatid, yung mga measuring. Yan po yung mga pansubok ng Panginoon sa atin. Yan sa salita ng Diyos, hindi ba natin binabawasan, hindi natin iniiba. Stick tayo dyan. Pag tayo po'y nakaranas po ng mga sakripisyo, mga kapatid, tayo po ba'y sumusunod pa, nagpapatuloy tayo. Pag tayo binibigyan ng obligasyon at katungkulan, gumaganap po ba tayo? Yan po yung mga pagsubok ng Diyos sa atin. Measurement ng Diyos sa atin. Pag nagawa natin yan, ang sabi ng salita ng Diyos, magiging parang ginto tayo. Verse 11, ganito sabi, ang aking paa ay lubos na sumusunod sa kanyang mga hakbo. Tanghi ang mga taong naturuan. Kaya yung mga taong hindi naturuan, hindi po nagsisikap pag-aral, hindi po nagsisikap pagbulay, maintindihan ng aral ng Panginoon, hindi po sila mga makakadasadan ng Panginoon. Kaya ang sabi dito ni Job, ang dami pong nagsabi. At yung mga nagsabi na yan, yung mga taong dumaan sa daan ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 11, ang aking mga paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iniingatan at hindi ako lumiliko. Tama din si Josue. Mga kapatid, ganun dapat tayo. Huwag nating likuan ang daan ng Panginoon. Huwag yaan yung mga yan. Huwag natin lilikuan yan. Huwag natin lilikuan yan. Yan yung right track. Yan yung tamang pong daan eh. Bawasan natin yan, mga kapatid. Bawasan natin yan. Kulang tayo. Hindi tayo makakarating sa kariyan ng Diyos. Kulang yan. Para mga kapatid, mayroon pang isang daan na dapat natin pong daanan, hindi natin dinaanan. Hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. Ganyan ang aral po ng Diyos. Verse 11, ang aking paa ay sumusunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iniingatan at hindi ako lumiliko. 12, ako hindi lumihiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyayaman ang salita ng kanyang bibig nang higit kaysa aking kinakailangang pagkain. Yung maningas sa espiritu nang higit sa pagiging maningas at masikap pa sa panglaman at pangpisikal. Yun mga kapatid. Okay, last verse na aking bubuklatin. Sa aklat ng 1 Peter 2, 21 and 25. 21, 24, hanggang 25. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay tayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa atin, sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang na iyan. Sa daan ng Panginoon, lahat ng mga naturuan, sila po ay sumusunod sa likuran at tinakbangan ng Panginoon. Si Pedro ay nagsikap din, mga kapatid, hakbangan ang daan ng Panginoon. Pero kinulang siya. Kinulang siya. Itinagkaila niya ang Panginoon, natapat kasi siyang mamatay. Pinagkaila niya ang Panginoon, mga kapatid. Pero pagkatapos lang siya po ay lumakas. Sabi doon sa aklat po, mga kapatid, ng John chapter 21, verse 18 and 19, ang sabi ng Panginoon sa kanya, nung ikay bata pa, nagbibihis ka. Nagbibihis ka sa iyong sarili. Pero nung ikay tumanda, itaas mo ang iyong mga kamay at bibihisan ka ng iba. Ang sinasabi ng Panginoon doon sa paraan ng kamatayan na gagamitin ng Panginoon kay Pedro sa pagsunod sa Panginoon. Si Pedro po, mga kapatid, ipinako din na paikis. Pinatay din siya, mga kapatid, dahil sa katotohanan. Kaya, mga kapatid, dinaanan din ni Pedro yung dinaanan ng Panginoon. At tayo po iniwanan, mga kapatid, ng daan na dapat nating hakbangan. 24, na siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang sa pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo
sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. 25, sapagkat kayo gaya ng mga tupang nangaligaw. O, wala tayo sa daan ng Panginoon dati. Pero ngayon tayo nasa daan ng Panginoon. Ang tao na hindi dumadaan diyan, ligaw po. Kagaya po ng tupa na naligaw. At ang taong naligaw, hindi po darating yan. Baka karating, hindi makakapasok yan sa karyo ng Diyos. Huwag tayo pong maligaw. At ang sabi dito, kagaya tayo dati ng mga tupang naliligaw, datapat ngayon, nagbalik tayo sa pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Magbalik tayo dito sa daan ng Panginoon para yung pong ating pong kaluluwa ay hindi po mapahama, kundi magkaroon po ito ng buhay na walang hanggan. Tumakdal tayo, kapsat, at kararag tayo. Salamat, Panginoon, na katapos kami sa aming pag-aaral sa iyong salita. Salamat na intindihan po namin na unawaan namin yung kahalagahan na kami po'y maturuang lubos sa iyong aral. Maturuang lubos sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil yung daan mo ay hindi po ganun kadali na madaanan po ito. Marami pong nagsikap, marami pong nagpilit, pero hindi po nangyari, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, matutunan namin lubos, Panginoon. At para namin matutunan lubos yun, kami po ay maging maningas sa amin pong espiritu. Maging mapaglingkod kami sa iyong Panginoon. Ang ibig po sabihin nito, mas i-priority namin, mas i-concern namin yung aming pong kaluluwa ng higit sa aming physical at sa aming laman. Salamat po sa mga kapatid kong ito na bagamat mayroon po kapaguran ang mga physical na katawan, nagsisika, Panginoon, na pagdinasin ang mga concern po sa kaluluwa at sa espiritu. Panginoon, kayo po ang tumulong sa amin na matutunan namin lubos ang iyong aral, maturuan kami ng lubos sa iyong aral. At yung mga natutunan namin, Panginoon, ito po'y aming lakaran, ito po'y aming daanan. At habang nilalakaran namin yan, Panginoon, nananatili po kami sa iyong salita, may po mga sakripisyo at aming pong ginagampanan yung aming mga katungkulan. Ama, salamat po sa mga kamanggagawa ko na nagpipilit, sina Brother Alexis, Panginoon, sina Brother Nolly, sina Ate Annabel, Panginoon, Sister Sang, pagpalain mo po at paspasan sila. Brother Terry, tulungan niyo po sila, gabayan. Kina Brother Condrin, Panginoon, dalangin po namin ang kapatid namin ito. Gamitin mo siya, Panginoon, upang patuloy po Diyos siya po ay maging instrumento ng iyong katwiran sa kanyang pamilya, sa ibang tao, Panginoon. Maging si Ate Cheryl, pagpalain mo ng kalakasan, physical, spiritual. Maging sa India, at ang buso po niyang kapatid, pagpalain niyo po at paspasan. Lord, ang mga young people dito, si Faith, Panginoon, si Angeline, Panginoon, kumilos po kayo at mamuna sa mga kapatid. Si Ate Jenny, kumilos po kayo at mamuna. Kay Brother Efrin, sa kanya pong pamilya, sa kanya mga anak, pagpalain niyo po at paspasan. Kay Brother Ato, Panginoon, kumilos po kayo. Kay Brother Maximo, Panginoon, kumilos po kayo, mamuna at magpakahayag. Kay Nanay, Panginoon, sa kanya pong apo, pagpalain niyo po at paspasan. Kay Ate Annabel, pagpalain mo maging si Kuya Stong, nawa po'y maging kasangkapan at instrumento siya, Panginoon, para po sa kanya pong asawa at sa kanyang kapamilya. Kay Jamil at kay Nilisa, tulungan niyo po mga kapatid namin ito. Pasbasan at pagpalain, Panginoon, ang bawat isa sa amin, matutunan po namin lubos, Panginoon, ang ipong daan at ito ko'y aming lakaran. Lord, dahil sa dulo noon, ay may nagaantay po sa aming buhay na walang hanggan. Ama, salamat po sa ipong aming pagkupuri at pagkupasalamat. Kalami po ng mga prayer requests and concern na hindi po namin nabanggit, pero alam namin lahat ng bagay pong alam. Lord, sa amin po sa pasamantalang paghiwa-hiwalay, kayo po ang mag-ingat, sumabay-bay at sumama sa amin, maging hanggang sa araw po ng Linggo, Panginoon, na aming pag-aaral. Nawa po'y magkasama-sama muli kami sa isa namang pag-aaral at pagsisiyasat at pagsisikap na daanan ang iyong mga daan. Lord, salamat po sa iyong aming pagpupuri at pagkasalamat sa pangalan po ng anak na si Jesus na aming Panginoon tayo na natin magsabi ng Amen. Okay, magandang ano po, hapon.